bumagsak na sa kamay ng otoridad. Arestado pong isang drug pusher. Nahuli na ang isa sa mga suspect. Ayon sa Philippine National Police, bumaba ang crime volume ng 7.18% o may katumbas na mahigit 28,000 crime cases mula Enero hanggang Agosto 2017 kung ikukumpara ito noong Enero hanggang Agosto 2016. Pero ang tanong, gaano nga ba kaligtas ang ating mga lansangan ngayon? Pwede bang ma-interview? Gaano ba kaligtas ang ating lansangan sa krimen ngayong mga panahon na ito kung ikukumpara mo noong nakaraang administrasyon? Mas maganda ngayon kasi si presidente natin talagang maayos yung ano niya, yung ginagawa niya. Yung mga instance, sir, medyo nabawas-bawasan eh. Mga undapin, no? Medyo nawala-wala. Ligtas kasi nabawasan yung mga tambay tsaka mga adik sa kalsada, sir. Para sa akin po, dahil sa kumpanya din ng droga, maraming nailigtas na mga kabataan dito. Mas nagiging ligtas po kasi dahil sa sinasagwa po ni Mr. President Duterte yung anti-drugs po. Kaya nagiging mas ano po yung sarili ko kaysa noon po. Ito yung pinakamalaking populasyon ng Muntinlupa. Kaya nag-focus tayo. Ito yung maraming drug personalities. Kaya ngayon, na-reduce natin yung crimes dahil yung ating mga drug personalities na aresto na, yung iba na-neutralize na, nabawasan talaga ng malaki. Pag nungkukong po, last year, July, I implemented the CCTV project right away. Yung mga petty crimes from the start, nawala. Dito po, mostly sa Kupang, talagang umonte. Kasi katulad po nun, nung mga drug user, di ba po yung bakang, gano'n. Kasi po yung mga drug user po dito, parang nabigyan po ng chance na magbago. Okay, Presidente Duterte, tama naman po yung ginagawa niyong pagsukpo sa mga, ano, sa mga crimes, saka sa drugs. Okay naman po yun. May maging tahimik at maganda ang psikolosyon ng mga tao, taong bayan. Bumaba ang 8 focus crimes ng 21% o halos 20,000. Ito ang mga krimen tulad ng murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping. Isama mo na dyan ang motor napping. Mas maganda ang administrasyon ngayon dahil maraming mga nahuhuling mga loko-loko, maraming nahuhuling mga drug addicts. Kumpara noon at saka ngayon, napaka-the best. That is why I ask you to join me in this fight against illegal drugs and all forms of criminality.